matinding traffic, mahabang oras sa trabaho at kadalasan pakiramdam ng marami hindi pa sapat ang sinusweldo kapalit ng matinding sakripisyo. Ito mismo nagtulak kay CJ Coholes para mag-resign sa pagiging call center agent at maging online freelancer. 7 taon na ang nakararaan. Naghanap ako ng paraan para mag-stay at home mom na lang ako, and at the same time, I'm still earning. Tatlo na ang anak niya ngayon na nababantayan niya habang nasa bahay siya at nagtatrabaho at kumikita ng hindi bababa sa 100,000 kada buwan. Itinatag niya rin ang online Filipino freelancers, isang organisasyon na may 100,000 freelancers para isulong ang work from home lifestyle. Mula virtual assistant, blogger, writer, web designer at kung ano-ano pa, may trabaho online na maaaring pasukan ng isang freelancer. Pinakamababa ng $2 o katumbas sa mahigit 100 piso kada oras. Si John Pagulayan, galing sa hirap, hindi nakapagtapos sa kolehiyo. Naging bagger, barker, janitor at service crew sa mga fast food hanggang sinuwerte at nakapasok sa isang call center at natuto sa wikang Ingles. Mula rito, lumipat siya sa online freelancing. What I do is I write emails to help businesses sell more of their products. Let's just say that you can pretty much buy a new car every month. Si John Lunes lang daw kung magtrabaho at mas marami na siyang oras ngayon para sa kanyang pamilya. Kumuha na rin siya ng mga empleyado na nagsusulat para sa kanya na paraan daw niya para makatulong na umangat ang iba. Whatever you're doing now, just go out there and provide it to someone else. Parang ganun yung freelancing eh. If you want to earn more money, provide it to more clients. Who would have thought that writing emails would be paid like $2,000? Tulad ng anumang trabaho, kailangan pa rin siyempre ng sipag at tiyaga. Hanapin lamang ang mga work at home jobs at tignan kung may akma sa inyong interes at kakayahan. Apply lang po directly dun sa website, create your profile, and there you can find clients. Parang may mga websites po that meet clients and freelancers. Basta ang kailangan mo lang is computer, internet, and your skills. Okay na. Pero tulad ng lahat ng bagay na nakikita online, dapat maging maingat para hindi ma-scam. Ayon sa artikulo ng jobstreet.com.ph, magduda raw kaagad kung may hinihinging fee sa inyo bago mabigyan ng work from home jobs. Huwag din daw agad-agad magbigay ng mga personal na impormasyon. Huwag rin daw magpasilaw sa sobrang laki sweldo na inaalok, lalo na kung ilang oras lang na trabaho ang kailangan mong gawin. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras.